Shout out tayo mga idol sa lahat ng ating mga solid supporter. Shout out sa ating mga member na walang sawang sumusuporta at nagmamahal sa ating channel. Taos pusong nagpapasalamat ako sa inyo mga idol. Maraming salamat din sa laging nagko-comment sa ating mga bagong upload. Shout out kay Idol Amadeo Flores, Gerald Anubo, Nolin Picatilli, DBC23MB, Jose Pacificador, Rona Villaluz. Shout out din kay Miss Miami Laurel at kay Queen Jason Jason sa pagpamember sa ating channel. Sa lahat ng mga sabungiro, albularyo at mga antinggiro, sa mga security guard sa buong Pilipinas, sa mga OFW, mabuhay po kayo mga idol. Pakisupport na din ang channel ng aking kapatid, ang Palatandaan. Pakifollow na din mga idol ang ating FB page. Magpupost din ako doon ng mga bago natin na upload. May mga horror narrator din akong mga kasama at kaibigan sa aking FB page. Baka magugustuhan din ninyo ang kanilang mga kwento. Agad na gumagawa ng mga pangwasak na orasyon ang magkakapatid. Ngunit wala itong bisa at lalong nagiging mas mainit pa ang kanilang pakiramdam na nahihirapan na sila sa paghinga. Nang magsiliparan ang mga paru-paro, parang mayroong pwersa na humila sa kanila para sundan ang mga ito. Wika nitong si Picto, "Napakalakas ng kanyang kapangyarihan. Wala na tayong magagawa pa, kundi labanan ang may gawa nito, Ramon." Amoy na amoy din nila ang katawan nitong si Tatay Luloy, kaya ang hinala din nila na ito ang may kagagawan sa lahat ng mga nangyayari sa kanila. Marahil, humihingi ito ng tulong sa isang albularyo. Makalipas ang ilang sandali, patuloy nilang sinusundan ang mga papalayong mga paro-paro na sumuot doon sa mga kakahuyan. Habang ginagawa ito ng magkakapatid na mga barangan, unti-unting nawawala din ang naramdaman nilang sobrang init sa kanilang mga katawan. Kapag humihinto naman ang mga ito, agad din nilang maramdamang muli ang pag-iinit sa kanilang mga katawan. Kaya wala nang nagagawa pa ang mga ito, kundi patuloy na sundan ang papalayong mga paru-paro. Batid nilang makakaharap na nila ang may mga gawa ng mga orasyon at mga ritual, at makakalaban na nila ang mga ito ngayon. Habang doon sa kakahuyan, wika nitong si Lucila kay Tatay Luloy, "Hawakan mo ang mga dahon na ito, Tatay Luloy, at dyan lamang kayo sa tabi ng punong kahoy. Agura, bantayan mo si Tatay Luloy. Huwag mong hayaan na may makakalapit sa kanya." Pagkatapos, may mga inilagay ng mga orasyon itong si Lucila doon sa paligid, at muling wika nito, "Paparating na ang mga barangan, Tatay Luloy. Ngayon ko na tatapusin ang kanilang kasamaan." Ngunit sa isip nitong si Lucila, hindi madali ang kanyang gagawin, dahil ramdam din niya ang lakas ng mga karga ng mga ito. Naunahan lamang niya ang magkakapatid, kaya agad na naitali ang orasyon at ritual na pantawag, at naigapos niya ang mga ito para sundan ang kanyang mga inutusan na mga engkantong paru-paro. Lumipas pa ang ilang sandali, dahan-dahan nang naramdaman nitong si Lucila ang karga ng magkapatid na barangan. Umihip na din ang medyo may kalakasan na hangin doon sa kapaligiran. Naramdaman na din ito ni Agura, wika ng dalaga, "Nanay Lucila, mukhang nasa paligid na ang mga tinatawag ninyo." "Oo, Agura, paparating na ang mga ito. Kaya kahit na anuman ang masaksihan mo at maramdaman, huwag na huwag kang makikialam at huwag mong iwan ang Tatay Luloy mo." "Upo, Nanay Lucila," ang tipid na sagot naman nitong si Agura. Lumipas pa ang ilang minuto, nakita na ni Lucila ang dalawang katao na papalapit sa kanilang kinaroroonan. Nakatitig ang mga ito sa kanya at kay Tatay Luloy. Nang makalapit ang mga ito, agad na sabi nitong si Ramon, "Ikaw pala ang babaylan na tumatawag sa amin. Ngayon, pagsisihan mo
ang ginawa mong katampalasan sa amin. At ikaw, Tatay Luloy, tatapusin na namin ang iyong buhay pagkatapos sa babaylan na ito. Naunahan mo lamang kami, babaylan. Ngunit ngayon, ipapakita namin sa inyo ang aming bangis. At walang ano-anong nagsisigaw na itong si Picto habang papalapit ito kay Lucila. May mga sinasambit ito na mga banyagang salita. Naglalaho na din ang mga paru-paro na inutusan kanina nitong si Lucila. Hanggang doon na lamang ang kanyang ritual na ginawa. Mapuputol na ang kanyang panggapos sa mga barangan sa oras na makakalapit na ang mga ito sa kanya. Mabilis nang kumilos itong si Lucila. Ramdam niya ang lakas ng karga ng papalapit na barangan. Habang itong si Ramon, biglang nawala ito doon sa kanyang kinatatayuan. Umatras itong si Lucila at pagkatapos, may mga binabasa ito na mga salitang Latin sa kanyang hawak na librita. Biglang gumalaw ang mga sanga ng puno ng kahoy na nasa paligid. Pati ang mga baging doon sa mga puno ng kahoy, gumagalaw ang mga ito at papunta kay Lucila. Patuloy naman sa paglapit itong si Picto at ang pagsambit ng mga banyagang salita habang nakaturo na ang isang daliri nito sa babaylan. Nang matapos naman ang mga ginagawang orasyon nitong si Lucila, agad din na may mga ugat ng puno ng kahoy ang lumabas galing sa mga biyak ng lupa na nasa paligid, at lahat ng mga ito hinaharangan ang mga papasugod na mga sanga ng kahoy at mga baging kay Lucila. Habang biglang sumulpot na din itong si Ramon sa gilid ng babaylan na may dalang isang matulis na bagay na gawa sa buto ng isang hayop. Balak sana nitong saksakin itong si Lucila. Ngunit nang makita ang mga nagsilabasan ng mga ugat ng puno ng kahoy sa lupa, agad itong napapatras. Dahil hinabol na siya ng mga ugat ng puno at sinubukan na abutin. Mabilis naman itong nag-usal ng mga orasyon. Agad naman na nagsibagsakan ang mga ugat ng mga puno sa lupa. Mabilis na kumilos muli itong si Lucila nang makita niyang nawala na ang kanyang mga ugat ng puno at bumalik na ang mga ito sa ilalim ng lupa at makitang umigpaw na itong si Picto papunta sa kanya. Umindak sa lupa itong si Lucila sabay ng mga pagbanggit ng mga banyagang salita. Tatlong banyagang salita ang binabanggit ng babaylan at agad na umiinog ang buong paligid, at pagkatapos bumagsak ang dalawang barangan sa lupa. Nakakaramdam sina Picto at Ramon ng sobrang pamamanhid sa kanilang mga katawan at nahihirapan ang magkapatid na makahinga. Wika nitong si Lucila na sa pagkakataon na iyon, nagliliwanag na ang buong katawan. Sa tingin ng magkapatid, na biglang nagbago ang hitsura ng babaylan. May suot na itong kulay birdi na damit at nagiging kulay birdi na din ang buhok nito. Sobrang nagliliwanag ang katawan ng babaylan na halos hindi na kayang tingnan ng mga barangan. Wika nitong si Lucila. Ngayon mga kampun kayo ng kadiliman, tatapusin ko na ang mga kasamaan ninyo at paghasik ng lagim dito sa lugar ng Salvador. Pagdusahan ninyo ngayon ang parusa ng kalikasan. Hindi naman ganun kadali na sumuko ang magkapatid. Agad na nag-uusal ang mga ito ng mga orasyon. Nakadipa ang mga kamay nitong si Picto at Ramon. Nakapikit ang kanilang mga mata at taimtim na nag-uusal ng mga orasyon. Ilang sandali lamang, agad na nasipat nitong si Lucila ang napakaraming mga insekto sa paligid at ang mga nagsiliparan na mga paniki. Kapansin-pansin din agad ang kakaibang laki ng mga ito. Huminto sa paglalakad itong si Lucila at muling binuklat ang dalang librita. Mabilis na binabasa nitong si Lucila ang mga nakasulat doon sa pahina 11. Binabasa nitong si Lucila ang mga salitang Latin na nanodoon na nakasulat pabaliktad. Papalakas na din ang mga pangbanggit ng babaylan. Labanan na ng mga orasyon at mga kakayahan. Nang umatake na ang mga insekto at ang mga paniki papunta sa kinaroroonan ng babaylan, kasabay naman ng pagkatapos ng mga ginawang orasyon nitong si Lucila,
ibinagsak nito sa lupa ang hawak nitong librita sabay ng pagsigaw ng tatlong banyagang salita. Nabiyak ang lupa sa paligid ng kakahuyan. Biglang umihi pa ang mas malakas na hangin doon sa lugar at nagiging ipo-ipo ang mga ito. Pagkatapos, hinaribas ng malakas na hangin ang mga insekto at mga panike na parang hinigop ang mga ito papunta doon sa nabiyak na lupa. Makalipas lamang ang ilang sandali, tumahimik na ang kapaligiran habang ang dalawang magkapatid na barangan hindi na rin magawa ng mga ito na makagalaw dahil nakapulupot na din sa kanilang mga katawan ang mga ugat ng puno. Nakabulagta ang dalawang barangan habang patuloy na pumulupot sa kanilang mga katawan ang mga ugat ng puno ng kahoy. Mabilis na kumilos itong silusila. Pinulot ang ibinagsak na librita kanina sa lupa at muling nagbabasa sa mga nakasulat doon. Napapasigaw na ang dalawang barangan nang maramdaman ang mga ito ang sobrang init sa kanilang katawan. Maraming nakikita na si Naramon at Picto. Takot na ang mga ito dahil nakita nilang nasa gilid na sila ng isang bangin at nakikita doon sa baba ang napakalawak na naglalakihang mga apoy. Parang impirno na ang buong paligid. Nagsisigaw na si Naramon at Picto, lalo na nang makitang may mga maliliit na mga nilalang ang dahan-dahan na lumalapit at kumapit sa kanilang mga paa at kamay, hanggang sa hilahin na ang dalawa papunta doon sa nag-aalab na apoy. Ngunit kathang isip lamang ang mga iyon ng dalawang barangan. Tuluyan nang naigapos nitong silusila ang mga kakayahan ng dalawa at naipasok ang mga orasyon na panlang sa mga isip ng mga ito. Dinampian nitong silusila ang mga sentido ng dalawa habang patuloy na nag-usal na ito ng mga orasyon at patuloy na pumulupot din sa mga katawan ng mga ito ang mga ugat ng puno ng kahoy, hanggang sa nawala na ang dalawa ng malay. Tumayo na itong silusila at taimtim na nagpapasalamat. Nag-uusal ito para sa kanyang mga gabay, ang rina ng mga timawa na nangangalaga ng kalikasan. Ito ang pinakamalakas na gabay nitong silusila. Habang sina Agura at Tatay Luloy, saksi ang mga ito sa nagaganap na labanan nitong silusila at ng mga barangan. Napatulala pa nga itong si Tatay Luloy, namamangha ito sa ipinakitang lakas ng babaylan. Ang dalawang magkapatid na barangan na kinatatakutan doon sa kanilang lugar, tinalo lamang agad ito ng babaylan ng ganon kabilis. Wika nitong si Tatay Luloy nang makalapit na ito kay Lucila. Ano na ang gagawin natin sa mga ito, Lucila? Nakita ng matanda ang dalawang barangan na namumutla ang buong katawan, nakadilat ang mga mata at nakanganga ang mga bibig. Ang akala pa nga nitong si Tatay Luloy na patay na ang mga ito. Sagot naman itong si Lucila. Dadalhin natin ang mga ito doon sa tumana, Tatay Luloy, at si Kagawad tunay na ang bahala sa kanila. Hindi papatay ang dalawang iyan. Iginapos ko lamang ang kanilang mga kakayahan at kapangyarihan sa kadiliman para hindi na muling magagamit ng mga ito para sa kasamaan. Makikita mo din sa paligid ang saksi sa labanan na iyon. Nababali ang mga sanga ng puno ng kahoy, nagsilabasan ang mga baging at ugat ng mga puno at nabibiyak ang mga lupa doon sa kakahuyan. Makalipas ang ilang sandali, binitbit nitong si Agura ang dalawang lalaking barangan. Mas lalong namamanga itong si Tatay Luloy at ilang segundong naipako ang mga paa nito habang napatulala. Hindi makapaniwala ang matanda sa lakas nitong si Agura. Papanong ang isang napakaamo at magandang babae mayroong lakas na tulad ng isang halimaw? Anong klaseng mga tao ang mga ito? Ang katanungan ngayon sa kanyang isip. Makalipas lamang ang ilang segundo nang may masmasan itong si Tatay Luloy, sumunod na ito sa kanila. Habang doon naman sa kabilang banda, matapos na malibot nila ni Arturo at Tatay Damaso ang buong lugar at matiyak na walang mga aranhig ang nasa lugar, bumalik na din ang mga ito doon sa tumana.
Makalipas lamang ang ilang minuto simula nang dumating sina Arturo doon sa Tumana, nakita na din nila ang paparating na sina Lucila. Pagkarating ng mga ito, kita nila agad ang daladala nitong si Agura na dalawang barangan. Uwi ka nitong si Arturo. Mabuti Lucila at natalo ninyo agad ang dalawang iyan. Ngunit hindi na sumagot itong si Lucila at ilang sandali lamang muntik na itong matumba sa lupa. Mabuti at agad na nasalo ito ni Arthur. Uwi ka nitong si Lucila. Okay lamang ako, Arturo. Sobrang napagod lamang ako dahil sa sobrang paggamit ng aking kakayahan. Hindi rin madaling kalabanin ang dalawang mangkukulam na iyan. Makalipas lamang ang ilang sandali, ipinasok na nila itong si Lucila sa loob ng bahay nila ni Tatay Luloy at pinagpahinga. Hinihintay na lamang nila ang pagbabalik nila ni Kagawad Tony para ipaalam ang mga nangyayari sa kanilang kalaban, ang dalawang barangan. Nang mapag-alaman ng mga tao doon sa Tumana ang nangyaring pagkatalo ng dalawang barangan, nagsilabasan ang mga ito sa kanilang mga bahay at tiningnan ang mga walang malay na sina Picto at Ramon. Uwi ka pa nga nung isa. Sa wakas, natapos na din ang pag-ahasik ng lagim ng mga ito at ang kanilang kasamaan. Lalong-lalo na kay Kagawad Tony na ginawa ang lahat para mailigtas ang mga taong nakatira dito sa lugar ng Salvador.